Hello, Gemini. So this is for Gemini Rising or Gemini Sun. Anyway, check mo na lang ang iyong natal chart. Pero ito ay nakakonsentrate sa mga Gemini Ascendants and or Sun. So anyway, let's start your reading. This is for July 2024. Astrology reading for Gemini. Okay, so alamin natin yung mga placement ng planets na maaaring maka-affect sa'yo. Simulan natin sa New Moon in Cancer. So, yung New Moon, mangyayari siya July 5, 2024. And itong New Moon na to, nagbibigay siya ng a lot of emotions for you, no? Na pwedeng magkaroon ng yung pag-resurface or because Cancer, napaka-emotional na sign, pabago-bago, no, na may kinalaman sa iyong money, work, income, daily activities or daily routines. Ayan, at saka yung mga bagay na meron ka, mga material possessions mo, priorities mo, mga habits mo sa pwedeng may kinalaman din sa iyong work at maybe business if you do have one. But anyway, magti-trigger siya ng mga emotions diyan, no? There's this feeling na parang yung parang i-consider mo yung intuition mo that time. And pwedeng sa mga taong kasalamuha mo doon sa mga nabanggit ko. Ito pwedeng magkaroon ng point wherein nag-i-slow down, no? Yung pakikisalamuha mo sa kanila. Dahil there are things na gusto mong ma-manifest, pero at the same time, yung pagmamanifest mo ng mga bagay na gusto mong mangyari, kailangan nandito yung feeling na parang, teka lang, ako muna. Parang ganon. Hindi ko muna i-consider kung ano yung mararamdaman ng iba for now. Dahil, this time, ako muna. Nakikita mo yung, ano. Kasi might be, in the past, for some of you, hindi mo binibigyan ng limitasyon eh. Might be in the past, there's this feeling na ikaw lagi ang sabihin na natin kinakaya or ikaw ang lagi nagbibigay, but ngayon nandito yung mas i-consider mo yung mas mararamdaman mo muna bago ang mararamdaman ng lahat. Now July 6, 2024, kasunod or pagkatapos ng araw na yon ng New Moon, there's this Venus squaring Chiron. So, yung planet of Venus, nandun din siya sa Cancer. And, yung Chiron naman is, actually, is not a planet but rather an asteroid na nandun naman siya sa 11th house mo. Ngayon, yung pag-i-square nila, medyo magbibigay ito ng conflict. Kasi, the planet of Venus is about love, beauty, attraction, yung mga bagay na nakakapagpa-attract sa'yo, relationships, and harmony. Yan. And, asteroid, Chiron, nakakonsentrate yan sa transformation, rebirth, evolution, death, power. So,
And also yan ang nagbibigay ng, sabihin na natin parang teacher yan eh. Pag tinignan mo si Chiron, parang teacher yan para sa'yo. Ngayon, dahil nagkakaroon ng pag-i-square sa kanila, which is yung square is an aspect na medyo harsh, medyo mahirap, nagkakaroon ng conflict. Pwedeng may kinalaman sa friends and or sa work. Ayan, sa career. No? If ever you do have a friend sa trabaho, sa business, or someone na parang you feel like may connection na kaya, like maybe tinuring mo siyang kaibigan or tinuring mong parang hindi na iba sa iyo, no, pamilya, ganyan, pwedeng ito yung, kasi nga kakatapos lang ng new moon, so pwedeng, oy, lagi na lang sa kanya or sa kanila ang pabor. This time, ako naman. Ganyan. So, nagbibigay yun ng changes pagdating sa kung paano mo haharapin or pakikisamahan itong mga taong ito. Okay? So, sumunod na event is the conjunction of Mars and Uranus. At ito naman ay mangyayari sa iyong 12th house. So, yung conjunction na also kasabay niya, no, babanggitin ko na rin, is yung pag-i-square naman ng Sun and ng Chiron, which is the same date, July 15. Pero ang epekto nito ay days before and days after, no, ng July 15. So medyo mag-ingat ka those that days na nabanggit ko, no, on or before July 15. Before, on, and after, yan, para malinaw. Kasi magkakaroon ng paglalapit ng planetang Uranus and Mars, which is isa sa time na nangyari yon ay nung time na, or ang year 1941. So yung year 1941, you can search yung mga pangyayari that time, pero one of the time na mer or one of the main event those time is ano, World War II. Okay, ngayon yung paglalapit ng Mars and Uranus, maaaring maka-affect siya sa globe, sa planeta natin na Earth, and or sa individual or bawat isa sa atin. Okay, para ka nakakita ng, actually, yung Taurus is also a bull, no? So, para ka nakakita ng bull na nakakita ng kulay red. Pasugod talaga yan. Diba? So, ang effect niyan to the world, pwedeng maging malaki din. Pwedeng makareceive ka or makarinig ka sa mga news na mga biglaang ikinakagulat-gulat na mga pangyayari, no? There is this one time pa, no? May 7, 1941 din yun. Before yung pinaka-date ng paglalapit, which is nagkaroon ng paglalapit noong time na yun, May 9, no? May 9, 1941. So, nung May 7, 1941, yan yung nag-protesta yung mga empleyado ng Walt Disney Animation. So, pwedeng, hindi ko naman sinasabing mangyayari. may chances na magkaroon ng mga ganon this time, July 15 on or before or after. So, pag-usapan natin yung epekto sa iyo nito individually. Okay? Sa being Gemini rising. Dahil ito ay nangyayari sa iyong 12th house during this transit ng Mars, maaaring maging mas interesado ka sa mga unconscious
Ngayon, katulad ng occult, ito, tarot, astrology. Okay? And, kasi planet of Mars naman is about being brave. Nagkakaroon ng courage or lakas ng loob, no? To put into action itong mga nasa isip mo. And the 12th house is about endings, healings, closure, ayan, spirituality, afterlife, ano yung mga itinatago, mga paniniwala, something to do with subconscious. So maaring ma-trigger yan that time para sa'yo. And yung Uranus nga kasi is about changes, no? So pwedeng yung iba mabago yung mga paniniwala nila, mabago yung diba? Yung mga nasa isipan nila or mga nakalakihan nila. Ayan. Yung actually the planet of Uranus naka-concentrate siya sa changes, individuality and rebellion. So dahil ito ay nasa iyong 12th house, may mga biglaang pangyayari na maaaring magbigay sa'yo na para mabago itong iyong paniniwala and also para yun nga yung interest mo sa mga ibang bagay na malayo sa iyong nakalakihan or na pinaniniwalaan ay biglang ito yung mapunta sa isip mo, no? And eto nga lang, no, during this time pwedeng magkaroon ng mga secret enemies dahil pwedeng magkaroon ng mga unexpected na pagbabago sa iyong buhay. Medyo mahirap, kumbaga, let's say kaibigan mo biglang, akala mo kaibigan mo pero hindi pala, empleyado mo, katrabaho mo, yung pala kala mo maayos pero deep inside hindi, may iniisip silang hindi maganda, may iniisip silang laban, panlaban para sa'yo. So be careful. This aspect also, yung pagpunta ng Uranus sa 12th house is pwedeng magresulta ng imprisonment, pagkakakulong, or hospitalization. So, doblehin ang ingat. Okay? Pag-usapan natin yung Sun na nag-square naman siya sa Chiron, which is kasabayan siya nung time na yon, July 15. Nandito yung maaring may mga bagay na magbigay sa iyo ng frustration. And ito yung pwedeng mag-cause ng arguments. And also yung mga bagay in the past pwedeng maisabuhay. Pwedeng maiungkat, yan, maungkat yung mga problems or mga hindi na resolved na issues in the past. And yan nga, pwedeng mag-trigger siya ng problem, no? Or pwedeng mag-cause ng problem dahil ma-recognize itong mga problem in the past. Doon sa nabanggit ko, pwedeng kasi kung ano man yung mga nakatago, no, lalo na ito ay nangyayari nga sa iyong 12th house. Ay, sorry, yung Sun, which is nandito sa iyong second house naman, and then yung Chiron is nasa 11th house. So, ito ay may kinalaman sa mga friends and or may kinalaman sa iyong career, money, mga nakakasalumuha mo sa araw-araw sa work, business, ayan.
kung ano man yung mga bagay na pinapriority mo. Pwede na naman sa habits mo if you do have one. And yeah, more likely sa friends and work or business related. So pagdating dito sa bagay na ito, pwedeng may mga maungkat dyan. Okay? So, dahil mauungkat yon, yung conflict na yon, maaring maresolba yung mga dating conflict or yung mga bagay na kinakatakutan mo in the past, pwedeng maisagawa or magawa mo siya that during that time, no? And sumunod na na pangyayari is July 20, 5 days after meron tayong Mars na magse-sextile naman sa planet of Neptune. Hindi ko lang nailagay yung planet na Neptune dito sa aking chart na ginawa. But anyway, itong pangyayaring ito, pwedeng magbigay siya ng feeling sa'yo na na may mga sacrifices ka na gagawain, no? Pagdating sa ibang tao or pagdating sa mga taong makakasalamuha mo during this time. And i-post ko lang ang video. I just want to check kung saan itong si Neptune, kasi hindi ko siya nailagay sa iyong sa chart na ginawa ko, but I want to check first para masabi ko kung sino yung mga involved dito. So anyway, okay, so I'm back. Anyway, drawing ko na lang siya, but yung Neptune kasi is nasa 29 degree Gemini. So magfo-form siya ng sextile sa planet of Mars during that time, July 20. Ito yung maaring itong transit na to maaring mag-increase ng desire for you para sa actually romance na rin, I can say, kasi with the 12th house, this is the time na pwedeng ma-meet ng mga iba sa inyo, yung mga mystical na tao sa buhay mo, like you can attract your soulmate during this time, or you might find your soulmate during this time. And some of you, pwedeng nandun yung desire mo para ibigay yung service mo sa kanila, no? Ito, pwedeng magbigay din ito ng resulta sa'yo to be more charitable, yung kahit walang kapalit, basta may ibigay ko, may buhay, kasi the 12th house is about karma, so the house of karma, so. And also, sabi ko nga, pwedeng nababago yung iyong mga paniniwala and regarding sa iyong spirituality. Okay? And nandito yung strong sense mo or yung pakiramdam mo na i-guide yung iba through your actions. And yung iba, pwedeng i-apply mo yung mga religious and or spiritual belief mo during this time. And some of you pwedeng pagtulong sa church or pagtulong sa regarding sa iba kung paano maigaguide din sila, maybe through astrology, through tarot, you know, as simple as i-share mo sa kanila yung mga videos na napapanood mo through tarots through YouTube
na may kinalaman sa pagtatarots and or astrology, or ikaw ito mismo na gagawain yung mga yon sa kanila. Okay? And this is the time na wherein pwedeng magkaroon ng pag-spend ng time with your friends or group of people na kapareho mo ng passion, or pareho kayo ng pinaniniwalaan. Yan. So, sumunod na time is the July 21, 2024, kasabay ng full moon sa Capricorn, which is ito yon. Kasabay niyan ang Mercury and square, Mercury na magi-square naman sa Uranus. So, during this time, yung pag-usapan natin yung full moon, okay? So, yung full moon kasi is because it is happening in your sixth house. Yung sixth house ay may kinalaman siya sa health, fitness, no? Pets, or pwedeng sa mga daily activities mo. Service na binibigay mo sa iba. Mga pwedeng may kinalaman din sa work and organizations. Self-improvement, yan, kasama din yan dyan sa sixth house. And because yung full moon ay naandyan, naandito yung pwedeng i-consider mo kung ano yung mga actions na gagawin mo na magbibigay ng impact ng malaki sa iyong work or sa iyong business, and kung paano magkakaroon ng upgrade para sa iyo dito. Okay? And doon sa mga nabanggit ko. And also, this time, maaaring ikaw ay maglagay ng mga limitasyon and commitment and or boundaries pagdating sa mga bagay na yon. And also, nandito yung some of you, maaaring magkaroon ng opportunity para sa mga or para maglagay ng mga bagong expectations para sa mga taong involved doon. And this time, pwedeng i-reconsider mo kung ano yung mga bagay na talagang ikaw ay committed na gagawain or gawain. Pwedeng may kinalaman din ito doon sa new moon. No, nung new moon, kung ano yung mga inisip mo that time. Nakakita rin tayo dito ng pagbibigay or paglalagay ng goal sa iyong sarili. And under this full moon, no, nandito yung pagsasakatuparan ng kung ano yung mga steps or maaaring maliwanagan ka doon sa mga steps na dapat gagawin at kung ano yung maaaring maging epekto nito sa mga susunod. Okay? So, pwedeng pagpaplano at pagtitake ng actions regarding doon sa mga bagay na yun. Okay, so let's move on doon sa last na nabanggit ko, which is the Mercury na mag-i-square naman siya sa Uranus. So, the planet of Mercury is about communication. And also, ito ay may kinalaman sa mga nasa isip mo, reason mo, no? And yung Uranus nga ay nabanggit ko na ito ay may kinalaman sa mga changes. So, ang Mercury and the pag-square ng Uranus hinahanap ko siya sa chart mo. Hindi ko rin pala siya na ano, na i-drawing. Wait lang. Okay, so nilagayan ko na lang ng color green dito.
Kasi ito ang placement naman ng Mercury at siya ay mag-square sa Uranus on July 21, 2024. Okay. So pag-usapan natin, it's happening on your third house. So yung third house naman kasi is about the mind, you know, or kung ano yung mga nasa isip mo. May kinalaman din ito sa communication, and you know, Mercury is a planet for communication. Ito rin ay may kinalaman sa mga kapatid, siblings, social activity, and also may kinalaman din ito sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng interest. May pwede rin ito sa neighbors or sa kapitbahay. And also, this is a house wherein pwedeng yung mga best friend, yung mga tinuring mong parang hindi na iba sa'yo, ng pamilya, ganun. Ngayon, dahil nagkakaroon siya ng pag-square sa Uranus, magbibigay ito sa'yo ng excitement and changes regarding sa daily, regarding sa iyong daily routine or sa mga interaction mo dito sa mga nabanggit ko, no? Pwedeng ito'y magbigay sa'yo ng nervyos or tension. Maaari rin ikaw ay makareceive ng mga hindi magagandang experience or balita regarding dito na pwedeng magbigay sa'yo ng pagbabago ng plano, no? Yung mga hindi mo ine-expect na gagawin, pwedeng bigla mong gagawin during this time. And yung iba sa inyo, pwedeng may mga pagmamadali na gagawin na kasi kailangan na to, ganito, ganyan, kailangan ng tapusin ang isang bagay. Pero this time, kailangan maging basahin mo ng dobleng or dalawang beses as much as possible or ulit-ulitin mo. Kasi yung mga importanteng documents, like, pwede magkaroon ng problem dyan. Wala ka kasi sa concentration during this time. And pwedeng yung mga excitement or kung ano man yun, yung mga news or whatever na yan, pwedeng ma-distract ka dyan, and dahil doon pwedeng magkaroon ng problem dahil hindi mo magagawa ng maayos yung mga responsibilidad na dapat mong gagawin. Okay? Problema sa communication, whether ito ay sa person or yung mga documents sa mga nakalista, or or on the internet. Yan, pwedeng ma-misinterpret ko ano man yung mga mababasa mo dyan, mga ka-chat or kausap mo sa online. Yan, pwedeng magkaroon ng ma-misinterpret, magkaroon ng problema. At ito ay pwedeng magkaroon ng pagkaaway or pagkahagulo. So, importante na basahin mong mabuti or tingnan mo mabuti ang mga importanteng information. Kung may mga mga dapat asikasuhin or what, meetings, kung maganda, i-reschedule na lang. Okay? Yung mga taong makikilala mo this time, pwedeng maging friends, but hindi siya ganun na magtatagal na friendship. And also, para mawala yung stress, yun nga, ang advice is para hindi ka ma-stress and magkaroon ng anxiety, itong transit na ito, mas maganda ang pag-postpone muna ng mga importanteng meeting or appointments. And i-double check mo yung mga, kung may plano kang pag-alis, pag-travel, ganyan, double check. Para maiwasan yung mga hindi magagandang pangyayari. And also, kung may oo-ohan ka or, you know, tatanggapin ka or pipirmahan ka, yan,
medyo i-postpone mo muna. Okay. Also, high chance ang pagbe-breakdown ng cars, problema sa sakyan, at mga sa technology, problem sa printer. Ayan, high chance din dyan during that time. Anyway, i-end ko na lang ang reading dito. Maraming maraming salamat. Sana ay nakakuha ka ng message doon na makakatulong or makakapag-guide sa'yo sa July 2024. Thank you for watching and bye-bye.